bed, John? 150 per bed. 150 per bed. May breakfast na. Yes, may sir. Breakfast po. We have a gym also that we're considering. Parang YMCA ang internet. Sir. Parang ganun po. So, lahat ng amenities po na makakasaya sa sa isang seaman, ginagawa po namin. Alright. Linawin ko lang, kasi nabanggit yung kanina, government saw, nakita ng gobyerno ang pangangailangan. So, pumasok rito. Mamaya, siguro pagbabalik natin, ma-explain natin yan. Is the foundation run by the government or this is a private undertaking? Magbabalik po kami, makalipas lang mga ilang paalala. Alright, maraming tanong, maraming kasagutan. Let's get it straight from the Luneta Seafarer Welfare Foundation. Tama ba? Yes, sir. Alright. Ito linawin natin. Sabi nyo kanina, ito'y nakita ng gobyerno, tapos naitayo yung foundation. Anong ibig sabihin yan? Ito'y pinatakbo ng gobyerno o yung foundation? Ano bang composition yan? Well, the initiative came from the government. Alright. Initiative. Mm-hmm. Then, nagpulong-pulong ang mining agencies, mm-hmm. kasama ang private sector, mm-hmm. through the help of Captain Oka. Mm-hmm. Sa din to the help of Captain mm-hmm. Oka. Sasabi niya parang si Captain Oka, syempre parang siya yung kinikilala sa industriya mm-hmm. ng mga marino. So sige, sabi niya, we're going to put up a foundation and going to jumpstart the foundation. So okay. It's run of the private sector. I understand if that is a foundation is a non-profit yes, organization. Mm-hmm. Yes sir. I heard that there is 106 booth or approximately. How true the rent of the booth is 10,000 per booth. Yes. Ano yun? Inuupahan ng mining agency, sa foundation. Yes, sir. All right. Buwan-buwan. Yes, sir. Buwan-buwan. Parang yun, we treat it as a contribution for the mining agencies. Mm-hmm. Tapos yung whatever ang makuha sa contribution, doon namin nilagay sa shuttle, doon sa dorm na tinatayo namin. We also have free medical mission every Monday. And ano, within the area? Within the area po, doon. Di, ang laki ng kinikita nyo. If that is 10,000 and time is 106, if I'm not mistaken, that is 1,060,000 a month. Ganito po ang storya niyan eh. Mm-hmm. We were not the one who said this is the rate. Uh-huh. Uh-huh. It was the different or various mm-hmm. mining association mm-hmm. who said, we want it to be a little bit higher because definitely we don't want any fly-by-night to be going in there and then lolokohin lang yung mga seaman. Yeah. So sila nag-dictate sa amin as to how much we should be collecting. If that is so, if that is 10,000 and that time is 106, that is 1,060,000. A little over a million. No? Saan na papapunta itong 12,700 plus a year? Aside from the rent that we have to pay. Uh-huh. Ano inuupahan niyo yung lugar? Kanino? Sa NPDC po. National Parks and Development Committee. Doon sa Luneta? Okay. So we have to pay for that. Mm-hmm. And then we have also overhead of our own. And then we have also to spend it because as foundation. As we said, it's a foundation, so it's a non-profit thing. So we make sure that halos is zero na namin. Mm-hmm. That is why we're thinking of projects like mm-hmm. the DORP mm-hmm. so that we can throw back the money uh-huh. to the seafarers. Advantage. How about the OWA and the POA office there? Are they also paying? No, sir. We gave the office, we built the office for them for free. Uh-huh. So, ginastos din ang foundation yan. Uh-huh. Parang, it's a joint effort between the money, basta maglagay lang sila ng tao. May tao po sila doon. And they put up people there, a team? Yeah. Yes, sir. Mm-hmm. In regards doon sa pagtulong sa mga Tripulante. Kasi nabanggit ninyo na you're spending that money para dito sa pagbubuo ng foundation o whatever na mga dinadagdag ninyo. Aside from that, anong naitutulong natin in exchange dito sa mga tripulante? Because you call them foundation of the seafarers. Yeah. So, as I was mentioning, we have a free medical mission. Monthly may raffle po kami. Ayun. Na ibinibigay sa mga seafarers. Paano yung don't you collect, hindi ba nangungulekta ang foundation doon sa
Siyempre, tinutulungan nyo yung mga nag-a-apply. Yung mga CBAD. Meron bang gano'n? No, sir. We don't collect anything from the CBAD. Walang sa membership. Sa aplikante, walang collection. So, ang collection, dun sa mga nangungupahan lang ng money agency. The money agency. Mm-hmm. Yun, mabuti binanggit nyo. Kasi, yun nga, sabi nyo, tinaasahan para hindi man... Who determines now kung sino ang mangungupahan doon? How can you be sure na itong money agency na ito ay isang legitimate agency? Well, PRC is there. PRC. POAA. Professional. Or POAA. POAA is there. Is there. And sila po mismo nagsasabi, nagbibigay sila sa amin ng list mm-hmm. of accredited money agencies. Ah. How's true that yung kaya daw na itayo to through Don Bagaching? Is he involved in the foundation? Sir, to be honest, sir, Mr. Bagaching was the former managing director of the Lunita Seafarers Foundation. Itong foundation? Uh-huh. Oo, parang siya yung kinausap ni Captain Oka and uh-huh. Oka family to jumpstart everything. Okay. Now, well, tumiwalag na siya. He resigned. Uh-huh. But to be honest about it, pumupunta pa rin kami sa kanya for some advice. Kasi siya yung... You're referring to the former congressman or the former councilman? The guy who is always running for vice mayor in Manila. Yung batang Don Bagaching. Oh, kala ko si Don. So, who is the president of the foundation? The president po is R.B. Oka. R.B. Oka. Uh-huh. All right. So, itong ano, orient nyo lang yung mga nanonood, ano? Kung galing sila, whether probinsya o Manila, anong dapat lang gawin pag pumunta sila roon? Unang-una po, inaalam nila kung anong mining agency ang nangangailangan ng kapitan ka, chief engineer. Mm-hmm. Dahil pinapaskal naman po ng mga mining agency, what are the present requirements. Uh-huh. So, pag nakita po nila yon, that will be the time they approach. Uh-huh. Uh-huh. Or sometimes, there are what we call the headhunters of the mining agency mm-hmm. who offers. Are you a captain? If you're a captain, can you apply? May nandun doon, may nagtatanong, ano bang ina-apply? May nagtatanong po. Uh-huh. Kaya may mga tao nga nag-iikot. Uh-huh. Hindi pa pwedeng pagmulan. Ako, kinakabahan lang ako dyan. Alam mo na, sa LTO, tsaka yung mga kung ano-ano opisina, uh-huh. yung mga nag-approach sa project, nagiging fixer eh. Wala bang ganong mga reklamo? Wala pa naman pong nangyayari dito sa amin na nalalaman namin na ang isang seaman na loko. Kasi sinasabi namin sa mga seaman, apply only to those legitimate mining agency that have a booth. Doon. So, ang composition ng officials of the foundation is composed of how many? I think there are around 6 or 7 of them. No? Are they all seaman? Mga mining agency po yon. Mga mining agencies. May mga samahan ng mga mining agencies. May association po sila. Uh-huh. Okay. So parang Jay, baka meron ka pang gustong... Maganda itong nangyayari nito. At least, hindi na pakalat-kalat yung mga ano. Mm. Ang ano lang dyan, ang worry ko lang, gaya ng sinabi ko na, which I advance, is baka pagmulan niya ng ano eh. Siguro, you should also be more worried about that. Because, alam mo Pinoy, mahilig mag-ano yan, gumawa ng paraan para makadiskarte eh. Patambay-tambay doon sa Luneta. Hoy, ako malakas ako roon sa ano. Kaya ilalakad kita roon yung mga ganun. That's why sir, every now and then through the help of POEA, the POA conduct raid there. They conduct raid. 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 Bakit? May nangyayari. May nangyayari po. Not necessarily kasi ganito sir, under the law, you cannot recruit outside your office. Yes. Exactly. That's illegal recruitment. Yes. Ngayon, we cannot accommodate. So parang satellite office ito? Yes. Extension office. Extension office. That's why they were given special recruitment authority. By the POA itself. Kaya nga ako nagkaroon ng interest partner na anyayahan sila sa ating programa to clarify in public. No? Mm-hmm. Dahil as far as I know, pagka recruitment agency ka, you have to apply in the recruitment agency, not anywhere. Eh, ito bang mga agency na to na nando sa booth eh, allowed by the POA to have their agency office in the street of Calao. All right, mama. Okay. Oh, salamat po ng marami, Mr. Maraming Santos. Thank you so much. Salamat po. All right, magbabalik po kami ni Willie makalipas lang ang ilang paalala. All right, partner. Alam, medyo bitter, no? Oo. Kasi
ganun pala kadali kumita. Magtayo ka lang sa foundation, then you collect 10,000 per one by one booth. Composed of 106, you will